And then, ito yung my cards. Yan. So, my online card. So, yan. Kailangan natin yan i-activate. So, mga ka-IT, short video lamang tayo, no? So, sa mga nagtatanong dyan kung paano daw gamitin itong Maya na app para sa pagbayad, no? Ng Starlink. So, halimbawa, pag tayo ay order ng Starlink, o di kaya pag nagbayad ng Starlink. So, unang-una, dapat yung number ninyo ay naka-registered na sa Maya app. O dapat meron na kayong Maya app na gamit yung number nyo. And then, yung next yung gagawin mga ka-IT, o pinatin yung Maya na yan, and then dito mag-login tayo. So, sa akin, ito, sinadya ko talaga gumawa ng panibagong Maya, no, para sa ating video. Pero meron talaga ako Maya na account na ginagamit ko sa pagbayad sa Starlink. So, yan. Mag-login tayo dyan. Okay. So, click ko lang yung login. Dito, cancel ko lang muna. Yan. So, ito na yung aking Maya app. Yan. So, ang daming laman, no? Yan, so 00. So, ang gagawin natin dyan mga ka-IT, next, pag mayroon na tayong Maya account, gagawa tayo dyan ng virtual card. So, yung virtual card, yun yung mga gamit natin, no, as credit card, no, sa pag-transact online. So, including na dyan yung pag-order natin ng Starlink at sa pagbayad mismo ng ating mga ng ating monthly bill. So, gagawin natin dyan, dito sa taas, tingnan natin, hanapin natin yung cards. Yan. Click natin yung cards. And then, ito yung my cards. Yan. So, my online card. So, yan. Kailangan natin yan i-activate. Shoutout pala muna tayo dyan sa kay Patrick Sutana. And shoutout na rin dyan sa kay June X Parangi. And shoutout na rin dyan sa kay Hubay TV. Yan. Maraming maraming salamat sa inyo, mga idol. Okay, so activate natin. Activate now. So get a virtual card. So yun yung sinasabi natin, no? Na virtual card. So click natin sa baba, get a virtual card. And then let's fill your app first. So you need at least 100 in your wallet to get a free card. So ang gagawin ko dito, since nga na 00 yung aking account, so maglagay muna ako ng tawag dito ng 100. Pero dito meron namang option, kung gusto mo na mamaya na lang. So, itry natin tong I'll do it later kasi kakagawa ko lang itong account na to. So, I'll do it later. Try natin. Yan. So, kung I'll do it later yung pinutin natin, so hindi tayo mag-proceed. So, dapat meron talaga tayong laman na kahit 100 pesos para dito sa ating pag-activate ng ating card. So, ang gagawin ko dito mga ka-IT ay palagyan ko muna ng 100 pesos mula dun sa aking isang Pimaya account. So, lagyan ko lang muna, then continue tayo. Okay, so ito na mga ka-IT, sinindan na natin ng 100 pesos yung ating Pimaya account. So, balik tayo sa cards and then click na natin yung activate now. Ayan. Then, get a virtual card ulit tayo. And then, so, done na. Kasi nga, meron na tayo 100 pesos. So, done na tayo. Okay. So, ganun lang kadali. Meron na tayo ditong virtual card na pwede na natin gamitin sa pag-transact online or sa pagbili ng Starlink at pagbayad ng monthly bill. So, click natin yung ating card para makita natin yung details ng ating card. Okay, so click natin yan, yung show card details. And so, authentication required. So, authenticate ko lang muna. Oop, authentication required. So, yan na mga ka-IT. Ito na yung details ng ating card. Okay, so yan na yung ating card number. At andito na rin yung ating CVV, no? Yung parang security nito ng ating card para nag-transact tayo online. So, itong ating card ay pwede na natin itong gamitin, no? Sa pag-order ng Starlink. Okay, so ang gagawin natin, pag tayo naman ay order na ng Starlink, since na mayroon na tayong online card, no? Sa ating Maya, ang gagawin natin dyan ay punta na tayo sa website ng Starlink. Ayan, starlink.com.
Okay, so ito na yung website ni Starlink. So dito mga ka-IT sa service address, pag tayo ay o-order na, so ilagay natin dyan yung ating address, of course, para ma-detect mismo ni Starlink kung available nga ba yung area natin, no? Or kung pasok na nga ba sa availability map yung area natin. So limbawa dito sa amin, Rojas City. Ayan siya, Rojas City Capiz yung sa amin. So pindutin ko yan. And then, pag okay na, click natin yung order now. Okay, so loading pa. Alright, so ito na yung next na lumabas, no? Nung napindot na natin yung order now. So dito, makikita na natin yung service na pwede nating i-avail or yan yung mga available. Okay, so sa atin, yung order natin, yun nga, yung standard or yung residential. So, yan siya. Nasa 2,700. So, limbawa, yan yung order natin, no? And then, dito sa baba, mag-fill up tayo dito ng contact information natin. Okay, so dito, lagay ko lang limbawa yung first name. And then, yung last name natin. Then, of course, yung ating phone number. And then yung ating email. Gmail.com. Okay, then dito sa shipping address, kailangan natin dito mag fill up din yung ating postal. And then yung shipping address natin, kailangan natin lagyan dito. So dito sa amin yung address natin ay yan. Lot 4, block 4. Then, so dapat kompleto yung address natin dyan, no? Yung street, at kung kayo man ay nasa village or subdivision, so dapat kompleto yan. Yan. Then, dito sa pangalawa, line 2, line 3, so okay lang kahit wala, no? Optional naman to. And then, dito sa barangay, kailangan natin dyan mag-fill up. So, dito sa amin, nasa bye-bye kami. Yan, bye-bye Roa City. And then yung ating province, Capiz. So after that mga ka-IT, dito sa baba, dito natin makikita yung orderin natin. So since nga na naka-sale pa ngayon, ayan, yung hardware 18,500, shipping and handling wala, so free. And then ito yung ating monthly, no? Billing natin. So, ang gagawin natin next, after natin ma-fill up to, yung mga details dyan, click natin yung update shipping address. Ayan. So, pag okay na, review lang natin. And then dito sa itaas, ayan. So, kailangan na natin dito mag-fill up ng details ng ating card. So, ang gagawin natin, yung card natin sa Maya na kinreate natin, yun yung ating ilalagay dito. So, halimbawa, no, lagyan na natin dito ng yan, pics. Subukan natin. Rojas. And then, billing 5800. Card number. So, tingnan natin sa ating Maya, no. Yan ang ating card number. So, 5424-8261. 5424-8261 5003 5003 then 5344 5344 and then yung expiration niya lagay natin dyan 0 to 28, so ibig sabihin yan until February 2028. Yan. Tapos yung or CVV 971. Ayan. Okay. Dito sa PCM kahit wala na. So, yung dito is nakalagay field invalid or not valid. So, double check natin yung ating card. Baka merong mali. 5424-8216-5003-5344. So, okay naman. Ito pala, baliktad. 8216. Yan, baliktad yung dalawa.
Yan. So, 8216 dapat. Ayun. So, okay na. Nawala na yung invalid. So, pag ganito mga ka-IT, ibig sabihin ay okay na, no? Ready na tayo dyan na mag-place order dito sa baba. So, pag pinindot natin, itong place order ay automatic, no? Lalabas na yan yung magsisend na yung Starlink ng code sa mobile natin para sa confirmation. And then, lalabas na yan dyan yung order confirmed. So, pag kinlik natin yan, ay yun na yung magiging next step. Okay, so hanggang dito na lang mga ka-IT. Ganun lang kadali mag-create ng Maya Virtual Card. At yung payment ay same pa rin. So, take note pala, yung ating Maya ay dapat meron niyang laman, no? Pag tayo ay nag-order ng Starlink or pag nagbayad tayo ng ating bill. So, dapat meron niyang laman. Automatic naman yan mababawas or malilink sa ating virtual card para tayo ay mag-purchase online or magbayad ng ating Starlink bill. So, napakadali lang mga ka-IT. Follow nyo lang tong ating video, no? Sa mga hindi pa dyan naka-order ay kung mayroon kayong Maya ay tamang-tama, no? Pwede nyo gamitin yan para sa pag-order ng Starlink. So, maraming salamat and see you na lang sa ating next video.